Hi, welcome to my YouTube channel. Oh, hello, hello. As you can see, nakikita nyo yung sign ng Subic Bay. Magti-360 kami ngayon para makita nyo ang beauty ng Subic Bay. Oh, diba? Ayan o. Oh. Kasi pa-sunset na. Pa-sunset na. So dito sa Subic Bay, may tinatawag na boardwalk. Nandito kami ngayon sa boardwalk. Kaya dito kami magchichigahan. Yes! Of yes! all places, bakit hindi? Dito sa boardwalk. Oh, diba? Sweet. Yan. Yes. Wow, ang ganda. Diba? By the sunset. So, Mama Bec, yes, pag-usapan natin muna yung family tree natin. Okay. Kasi syempre, marami pa rin na nagtatanong, yes, na Mel Soriano ako, hindi po kasi Martinez ako. Mama Bec, explain. Oh, explain. Kasi si Mel ay half-brother namin. Yes. So, sa totoong magkakapatid, 7 kami talaga lahat because we consider Tito Mel, Mikey and Manny na totoong brother namin because galing kami sa same mom, which is Mami Linda. And then, so first na magkakapatid, 4 talaga kami. And then, nag-remarry si Mami, 3 naman sila. Yan. So, 7 kami. Pero sila ay hindi Soriano, sila ay Martinez. True, Martinez talaga kami. Kaya sana, eto malinaw na, di ba? Okay. Maraming nalilito na tinatawag, kahit si Mikey tinatawag na Mel Soriano, di ba? True. So, Mel Martinez, kami yung Soriano. Yan, alam nyo na, magkapatid kami sa mother side. Ang ganda-ganda naman ng ano. Wow, look. Oo, mga nag-jet ski, oh. Cinematography, visually, beautiful. Yeah. Si Mama Bec, ang panganay sa family. Yes, I'm the eldest actually. And I'm the youngest. O, diba? Ayan. Eldest and youngest. Yun nga. At pareho pa kaming Scorpio. Correct. Kaya sobrang vibes kami ni Mama Bec. So, ang tanong ko, Mama Bec, kamusta naman ako growing up? Growing up, dahil sa ikaw nga ay yung bunso, so ikaw talaga yung everybody is into you. Alam mo yon, dahil ang cute, tapos kulay mais ang hair. Hindi black ang hair mo, be. Dark brown. Dark, yeah. Medyo napunta sa light. Kasi pinaglihi ako ni Mami sa ano, yung hair ng mais eh. Oo. Tsaka sa peras. Kaya pala, napaka-mistiso mo nung baby ka pa. And of course, since alam namin na ikaw na talaga yung bunso because after Mami gave birth to you, nagpalaygay ka si Mami. Yes, tsaka alam nyo sa aming magkakapatid, sa akin lang na CS si Mami. Yes. Sa akin si Mami. Kaya mahal ako ni Mami. And then, of course, ikaw ang bunso. Yeah. Kaya mahal na mahal ka ng lahat. Oh. Of course. Ako naman, reminiscing, dilipat lang ako dito, Mama Bec. Reminiscing si Mama Bec as panganay. Naalala ko growing up. Kasi si, sa totoo lang, isa sa mga ano ko, influence ko kung bakit ako natutong sumayaw. It's because of Mama Bec. Are you sure? Yes, kasi growing up, nakita ko si Mama Bec. Oo nga eh, ayan yung mga kumukuha din sa amin. Ayan sila. Diba? Madami na kasi nag-vlog ngayon. Anyway, growing up kasi, nakita ko si Mama Bec na nagda-dance kasi sila eh. Dancer kasi si Mama Bec ng Solid Gold Dancers. Diba? So growing up, nakita ko si Mama Bec kung paano siya sumayaw. And syempre nainganyo ko si Ate Maria sumasayaw din. And sa totoo lang, si Mama Bec kasi naging Solid Gold Dancer at the same time sa Japan. Nagko-perform Amazing! Sila doon. Yes. Sa sinabi ko dun sa bilang panganay ni Mama Bec, alam mo, every time na nagko-perform si Mama Bec, 6 months yata, Mama Bec, no? Yes, yung contract nyo. Alam nyo, sobrang, ang masasabi ko si Mama Bec, sobrang sweet. Kasi, parati niya kami pinapadalaan ng Reebok shoes yung habang nandoon siya sa Japan. Correct, yun pa yung usong-uso. Oo, Minudo Days pa yun, nung 80s. OMG Mel, yeah, I remember. Do you remember that? Kasi, yeah, growing up, pag sa school, kapag meron kang Reebok, iba-ibang kulay, sosyal. Sosyal ka. Oh, yeah! Diba? Sosyal ka. So, growing up, yon. At saka, ano, as panganay, she always finds time to listen. Oh. No, till then, until now, yun siguro yung masasabi ko bilang panganay si Mama Bec. Mm-hmm. Diba, Mama Bec? Tapos, Mama Bec, growing up,
Siyempre, alam mo yung kabataan ni Mama Bec, pinipilahan to ng mga suitors. Oh no! Pinipilahan siya ng mga suitors niya, di ba? Mama Bec, naalala mo ba si... Naalala ba yung mga boyfriend mo noon? Hindi ko sila boyfriend. Hindi ba? Mga suitors lang? Mga friends lang. Mga friends lang ba? Pero, siyempre, sino ba talaga nagpatibok ng puso mo? Of course, di ba nga? Doon sa vlog namin. Hindi ka magtanong. Na-on the spot na naman kita. Sa vlog namin ni Mary, tinanong, ay ni Mary, tinanong mo din yan. Oo na-on nga. The spot mo rin kami dalawa. Na-on the spot kita. Pero kasi di ba si Kuya Willy ba, siya ba ang ano, siya ba ang first yes. mo na, actually, first love? Ang, yes, siya ang first boyfriend ko. Ayan, para alam nyo ng lahat. Ang bunga ay si walang iba kung aking pamangkin na si Meryl Soriano. Na dalawa na ang ating apo. Oo. Kirian and of course si Kuya Elijah. Oo. Oh. Diba? Tapos Mama Bec. Ayan na naisukulat na ilaglag na naman kita ng slide. Diba? Mama Bec, naalala mo ba yung ano? Since nagre-reminisce na rin tayo, anong pinaka most unforgettable experience natin together, kung naalala mo? Oh my gosh! Yung most unforgettable experience na yung talagang vivid sa mind ko is nung maipit ka sa gate. Oh no! Sa sobrang kalikutan mo. And ilang taon lang ako noon? 7, 6, mga ganun na no? lang. Naipit siya sa gate at si Mami sa sobrang taranta, nagpunta kami sa ER, si Mami naka-90s, walang bra. Totoo. Yes. Tapos, ayun na nga, kasi nga ito papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, putol yan eh. Naipit yan sa gate. So, kalikutan ko. Sa Kamuning. Sa Kamuning. So, yun ang unforgettable experiences mo. Ako naman, Mama Bec, ang hindi ko makakalimutan, yung nanood tayo ng Patty Austin concert. Okay. Naalala mo? Yes. Nanood tayo ng Patty Austin concert, nag-taxi tayo papunta doon. Okay. Tapos, pagtapos, siyempre ang ganda-ganda ng concert, ang galing-galing ni Patty Austin. Pagkatapos ng concert na yon, paglabas natin, wala tayong mahanap na taxi. Hindi yata Patty Austin, Angela Bofill yata yan. Angela Bofill ba? Oo. Ang alam ko kasi Patty Austin. Anyway, sa Ultra ito. Yes. Ay, Randy Crawford. Oo, tama. Randy mali Crawford. Pa na ako. Randy Crawford. Hindi na mo, nagkamali din ako. Pero tama, nag-swap kami. I know. Natin, memo pad natin. So, edi eto ka na. Di ba, pag uwi namin, pagtapos ng concert, wala kami mahanap na taxi. Naglakad tayo from Ultra hanggang EDSA. Yes. Tapos si Mama Bec, ayos pa nun. Oh, no. Ko, pagod na pagod kami. Mama, I remember that. Di ba, Mama Bec? Oo. Tapos naalala ko rin nung kabataan ko, kasi naalala mo yung nagpo-perform kayo dati sa Odyssey? Yes. Di ba nagpo-perform kayo? Kapag ka, nung kabataan ko, naalala ko pa yun, Mama Bec, na yung kabataan ko, alam mo, sumasama ako sa inyo, nakikita ko kayo how you guys perform. Kaya sabi ko nga sa sa'yo, with Mel and Anna Feliciano, yung Solid Gold Dancers, kaya ang laking influence sa akin, yung pagsasayaw, na hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin siya sa TikTok, sa kung saan-saan, so, di ba? So, you don't know that, na talagang nood na nood ka pala. Oo, Mama Bec. Grabe talaga tapos ang influenza, no? Yes, tapos ang hindi ko pa makakalimutan, kung hindi naman ako nakakasama kapag nagpo-perform si Mama Bec sa Odyssey, parati siyang pag-uwi niya, may dala siyang ano, burger machine na Sans Rival. Yes, man. Totoo ka. OMG. Do you remember? Yes, I do remember. Aww. Kaya very, very, ano sa akin, very, very memorable sa akin pag nakakita ako ng burger machine kasi they have the best Sans Rival. Yes. And yung time na yon, wala pang Jollibee at McDonald's yung time na yon. Yeah, wala sila pa. Sila lang ang patok. Sila yung hit. Sila yung in. Yung burger machine. Meron pa rin hanggang ngayon. Meron pa rin, nagkalat pa rin naman ng mga burger machine. Mama Bec, di ba, isa rin sa mga most memorable experiences, actually hindi lang natin, I guess sa mga family. Yes. Kapag nagta-travel. Oo. Uh-huh. Di ba? One experience, Mama Bec, is yung nag-Boracay tayo. Oh my God. One of the most, di ba? Naalala mo ba? Oo. Napaka-fun na experience natin. Nakasama ang mga friends. Hindi lang family, pati friends. Oo, totoo. Family friends.
Tsaka ang dami-dami natin noon, mga pamangkin natin nandoon doon, kumpleto tayo eh. Noon? More than 20 yata tayo doon. Parang oo, parang 30 yata kasi family and friends yun. Kaya ang saya, ang gulo-gulo. Ang ingay-ingay natin. Ang drama. Tapos sabay-sabay tayo lahat kumakain. Ito yan sa mga photos nakikita nyo, ganun kami kasaya nung nag-Boracay kami. That was way back, I think, in 2010, mga ganun, 2010. 'Di ba? May mga kaibigan pa tayo from London na umuwi just to be with us. Sila, shout out to Mac and Tan. And Tan, yes. 'Di ba? Diyos ko, nakaka ano, pero isa rin Mama Bec sa travel, ang hindi ko makakalimutan, syempre one of the best and highlights of my life, yung nagkasama tayo sa Japan. Yeah. Yung travel natin sa Japan. Yun talaga, grabe ang naging bonding natin doon. Totoo. Dahil parang kumbaga it was the time na hindi tayo magkakasama. Like si Manny is from the US na flew to Japan to be with us. Yes. Diba? So talagang memorable yon dahil ang tagal natin siyang hindi nakasama. True. At saka isa talaga sa mga best experiences kapag nagta-travel is with your family. Yes. Diba, Mama? That means that talagang forever mong i-cherish yung mga ganong moments with your family. Kaya siguro we suggest kapag ka, sa lahat ng mga Meltics na nanonood ngayon, sa mga family nyo, kapag you have makasave man kayo ng kahit slight, it's better to travel with family. Kasi talagang iba yung mga memorable experiences. Yes. Di ba, Mama Bec? And iba yun, iba yung bonding na nabubuo. I mean, it's different when, you know, you have your own family and iba-iba na yung bahay na tinitira nyo. So once in a while, it's nice to bond and travel with your family para, diba, you talk about the good old days. Ayan, katulad yan, pinag-uusapan natin. Oo nga eh, oo nga eh. Ang saya-saya. Kaya, yun nga, masarap mag-travel. Padani lang natin ang mga nadjudget kaibigan. Ang ganda, wow, oh. Ganda. Diba? Kahit wala tayo sa Boracay, nandito naman tayo sa Subic Bay. Natin naman naman ang scenery. Napakaganda, oh, yeah. Diba? Tapos, Mama Bec, siguro last question. Para sa... Yeah! Diba? Ang ano lang, ang dali lang pero masaya. Siguro let's ano muna dito. Siguro here dito, Mama Bec. Ano ang mabibigay mong advice as panganay? No? Ano ang mabibigay mong advice para sa mga bunso? Sa mga nanonood ngayon na panganay, na mga nanonood dito, mga Meltics, kung panganay kayo, please hear this advice from my sister, Mama Bec. Yeah, kasi ako as panganay, we came from a very big family. 7 kami lahat eh. Now, as panganay, I think it is very important to take time to listen to your siblings. And, you know, kahit na malayo ako kay Mel. Oh, no! Merong interruption. Ano yun? Hindi ko kinaya rin. Hindi ko kaya si Lolo. Lolo, ano ginawa niyo? Hindi ko alam. Nagpag-bug si Lolo dito. Dinami tayo pa yung mapagpagan. Dami siya nagpagpag, di ba? Welcome to my YouTube channel, Lolo. Ano yun, Mama Bec? Anyway, go. Yung flow ng thoughts ko nawala. Nawala. Anyway, as panganay, dapat you should always keep an open line para magkaroon kayo ng communication. Kasi you will never know kung isa sa mga kapatid mo ay may problema and may kailangan kausapin na, I mean, mapaghingahan ng sama ng loob. Or just, you know, just be there when merong problema, masaya ba? Or, kasi ako ganun ako sa, since I'm living now in Japan, I make it a point na si Maria nakakausap ko kahit na hindi everyday. Diba? Si Mike, si Manny, ikaw, meron akong open line for them na which I think is very important being the panganay of the family kasi I always believe na isang tao or kahit isang tao kailangan meron kang connect. Yes. Like si Mel, I always leave an open line for him just to listen. Kasi that makes a very big difference.
Dahil, syempre iba naman yung relationship pag kaibigan, pero iba ang relationship pag talagang family. Aww. Para sa akin yun ang pinaka-importante. Thank you, Mama Beck. And to add to that, siguro ang ma-advise ko lang din sa mga bunso at panganay, yung constant communication. Yes. Kasi that's very, very important, no? At saka, huwag kayo dapat mahiya. Alam mo kasi sa family namin, walang secret na hindi nabubunyag. Oh my God. I mean, hindi lang yan sa family natin, Mel. Hindi lang tayo ang ganyang family. I'm marami, sure, ano? Marami rin sa mga nanonood, maraming makaka-relate. Dahil hindi lang kami ganito. Kumbaga, yeah, oo, marami, normal marami. Yan. Oo, normal yan. Kaya maganda yung constant communication. You talk it out, yes. 'Di ba? Kaya mga Meltix, nako, Mama Beck, yes. Maglakad na tayo kasi papunta yes. na tayo sa sunset. Magpapasalamat lang ako sa lahat ng mga nanonood. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga Meltix, please subscribe to my Mama Beck's YouTube channel. Yes. Mama Beck, please invite them. Yes, please watch my YouTube channel, Beck Noguchi. At naku, mag-e-enjoy kayo doon. Mahilig ako magluto. I'm always with my family. So, family-oriented siya, lifestyle. So, please watch. At saka marami kayong matututunan doon, and at the same time, sa lahat ng mga gustong pumunta sa Japan or mga nasa Japan, her channel, nako, mag-i-enjoy kayo, especially when you're in Japan or if you want to go to Japan. Yes. Instagram, Mama Beck. Instagram, Beck Soriano. Facebook, Beck Soriano. Twitter, Beck Soriano. And of TikTok. Course, TikTok, Beck Soriano 3. Ayan. So, mga Meltix, ako naman, last few weeks na ng Troika. Ilang weeks na lang matatapos yeah. na rin yung Troika. Pero don't worry kasi baka masimulan na namin agad ang season 2. Wow, congratulations! Yes, this is directed by CJ Samson Barinaga. I'm with Atalia Badere and Miko Akashi. Ganda ng Troika, panoodin niyo po. Of course, follow me on my Instagram, Meliton13. TikTok, MelMartinez132. And syempre, sa lahat ng mga nanonood ngayon, kindly share this. Of course, hit the notification bell para updated kayo sa mga notification. Thank you, mga Meltix. Thank you, mga Meltix. We'll okay, see you soon. Okay, we'll see you soon. God bless. Yes. Isang pasilip muna. Yay! Hey, wow, ganda, oh. Ganda. Look at that. Diba? Beautiful. Bye-bye. Bye!